nagsitayo po ang lahat. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magtiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ageyon. Ikalawang taon noon ng pamamahala ni Haring Dario, noong ikadalawamput isa nang ikapitong buwan ng taong ding iyon, kinausap ng Panginoon si Propeta Ageyo. Ganito ang sabihin mo kay Zerubabel na gobernador ng Huda, kay Josue at sa mga Israelita, sino sa inyo ang nakakita sa kagandahan ng templong ito noong una? At ano ang itsura nito ngayon? Hindi ba mas mabuti pang wala? Ngunit huwag kayong mawalan ng pag-asa. Lakasan ninyo ang inyong loob at gawin ninyo ang aking templo, pagkat ako'y suma sa inyo. Tulad ng pangako ko sa inyo, nang ilabas ko kayo sa Ehipto, papatnubayan kayo ng aking espiritu. Kaya huwag kayong matakot. Hindi magtatagal at minsan ko pang yayanigin ang kalangitan at ang buong daigdig, ang lupa at ang dagat. Yayanigin ko ang mga bansa upang maghandog sila para sa templo, pagkat ang ginto at pilak ay aking. Ang templong ito'y magiging maganda kaysa noong una, at pasasaganain ko sa lahat ng bagay ang lupaing ito. Ito nga ang sinabi ng Panginoon.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umasa kayo sa Diyos. Siya'y dakilang manunubos. Umasa kayo sa Diyos. Siya'y dakilang manunubos. Hatulan mo, ako'y walang kasalanan, Panginoon. At laban sa masasama, ako'y iyong ipagtanggol. Sa masama't sinungaling, ilayo mo ako ngayon. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Diyos na aking sanggalang, bakit mo ba ako iniwan? Bakit ako nagdurusa sa pahirap ng kaaway? Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Ang totoo't ang liwanag, buhat sa iyo ay pahamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banan, sa bundok mong pinagpala, at sa templo mong tirahan. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Magsitayo po ang lahat. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila, "Ang Mesiyas ng Diyos." Sagot ni Pedro. Itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag na nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, "Ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba. Ipapapatay nila siya. Ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazaren. Sa araw na ito, ang Diyos, no, ang Poong Jesus Nazaren, no, ay para bang nakikipag-usap sa atin ng isang kaibigan
o kaya naman muling sinasariwa yung ating friendship, no, yung ating pagiging magkakaibigan. At bahagi ng ating pagiging magkaibigan ay yung kinikilala nating lubusan kung sino ang ating mga kinakaibigan, kung sino ang ating mga sinasamahan. Talaga pong sa panahon ng krisis, doon natin talaga nakikilala ang tunay nating mga kaibigan. Doon talaga lumilitaw. Yun din po talaga yung kagandahan, no? Na dumarating ang panahon na tayo po ay nagkakaproblema dahil dito din lumalabas yung tunay nating intensyon, yung totoo nating ugali, yung totoo nating ipinapakita. Mahirap po kasi, di ba, no, yung kaibigan mo lang ito, kaibigan mo lang ako dahil meron kang nahihita o nakukuha sa akin. Eh ngayon, na halos pare-pareho tayo, dito lumilitaw yung tunay nating intensyon kung bakit nga ba tayo lumalapit sa isang tao o nakikipagkaibigan. Kaya nga po sa ating ebanghelyo, kinausap ni Jesus ang kanyang mga alagad at no, sinubukang suriin ano nga ba ang pagkilala ng mga tao sa kanya. Sabi niya, sino ba ako? Ayon sa mga naririnig ninyo, sino ba ako para sa kanila? Sino ba yung nakikita nila sa akin? Iba-iba yung pananaw, iba-iba yung pagtingin, iba-iba yung pagkilala. Hindi talaga kung sino talaga ang poong Jesus Nazareno. Eh, okay lang naman kay Jesus, no? Kung sa tingin ng ibang tao, siya si Juan Bautista. Kung sa tingin ng ibang tao, siya si Elias o isa sa mga propeta. Okay naman yon, wala namang problema doon. Pero ang sabi ni Jesus, eh kayo, sino ako para sa inyo? Na hinihiling, para bang nais niyang malaman yung lalim, no, yung lalim ng pagkakilala ng mga alagad sa kanya na nakakasama niya. Naririnig ng mga alagad kung ano, paano siya husgahan. Naririnig ng mga alagad kung paano siya dumugin, questionin ng mga otoridad. Pero nananatili sila. Sumasama pa rin sila kay Jesus kahit na may nagsasabing kampon siya ng demonyo. Pero nanatili yung mga alagad kay Jesus. Bakit nga ba? Bakit kayo nananatili? Sino ba ako sa tingin nyo? Para sa'yo, sino ba ako? Importanteng tanong na kailangan natin masagot. Kaya sabi ni Jesus, ikaw, sabi ni Pedro, ikaw ang Mesiyas ng Diyos. Pag sinabing Mesiyas, naniniwala kami, ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang sugo ng Diyos. Na ngayon, binabato ulit sa atin, sino ba ang poong Jesus Nazareno para sa atin? May naririnig tayo nagsasabing, ako ang sugo ng Diyos. Bakit hindi kayo doon pumunta? May mga tao, mga grupo nagsasabing, sa amin ang kaligtasan. Bakit hindi kayo doon? Bakit dito pa rin kayo sa simbahan ng Quiapo? Bakit dito pa rin kayo sa poong Jesus Nazareno? Kahit na napakainit, minsan umuulan, minsan naharangin kayo sa daan, pero magsusumikap kayong pumunta. Bakit ba? Ano ba ang pagkilala mo sa poong Jesus Nazareno? Dapat po natin masagot iyon. Na hindi magiging hadlang o hindi magiging dahilan ang pagkakasakit natin,
ang COVID, ang kawalan ng trabaho, ang kawalan ng pera, maging ang pag-iwan sa iyo ng mahal mo, ng asawa mo, kaibigan mo, hindi yon magiging dahilan para mapigilan kang pumunta sa Poong Jesus Nazareno. At sana nandun din tayo sa punto na naniniwala tayong ang Poong Jesus Nazareno ang magliligtas at tanging nasa Kanya ang kaligtasan. Tayo po yung kailangan magpatuloy, mag-effort, kilalanin ang Poong Jesus Nazareno. Hindi lang base sa mga naririnig nating kwento, hindi lang dahil sinabi ng ibang tao, naku, mare, naku pare, lapit ka lang sa Nazareno. No, magdebosyon ka sa Nazareno, mapaghimalayan. Maganda po yun, no? Pero ngayong nandito ka, kilalanin mo ng mabuti dahil nagpapakilala naman ang Diyos. Makikilala natin siya kapag nag-a-attend tayo ng misa. Naririnig natin ang mabuting balita, ang kwento, ang kanyang buhay. Mas makikilala mo kung magbabasa ka ng Biblia. Yun ang buhay ng Diyos. At mas makikilala natin siya sa ating personal na karanasan. Di ba? Kasi sa Diyos po, kilalang kilala tayo ng Diyos. Kung lalapit tayo sa Diyos, sa Poong Jesus Nazareno, Lord, sino ba ako para sa iyo? Sino ako para sa iyo? At buong no lakas niyang sasabihin, kilala kita, nangangailangan ka ng tulong ko. Kilala kita at naniniwala akong kaya mo. Kahit maraming tao nagsasabing hindi mo kaya, ako naniniwala ako, kaya mo. Makakabangon ka ulit diyan. Mabubuhay ka ulit. Makakaahon ka diyan dahil naniniwala ako sa iyo dahil kilala kita eh. Kaya huwag tayong basta sumuko lang sa buhay. Huwag tayong basta bumitaw na lang. Kasi merong nakakakilala sa atin. Of course, naiintindihan niya, nahihirapan tayo dito. Lalo ka na, nahihirapan ka sa iyong sakit, no? Sa nararanasan mo. Alam niya yan. Pero sabi nga sa Salmong Tugunan, no? Umasa lang tayo sa Diyos. Patuloy tayong umasa sa Diyos. Kasi siya ay dakilang manunubos. Ito nawa yung mas pakinggan natin. Sa harap ng Poong Nazareno, pwede nating aminin, kulang pa yung ating pagkilala sa Kanya. Hilingin din natin na makilala natin siya ng lubusan. At dito, sa krisis na ito, sa pandemyang ito, mas lumilitaw sino ang tunay na deboto at kung ano ang ating motibasyon, ang ating dahilan kung bakit nagpapatuloy tayong magbalik sa tahanan ng Poong Jesus Nazareno. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang pananampalataya natin kay Hesukristong anak ng Diyos ang siyang nagtitipon sa atin bilang bahagi ng kanyang sambayanan. Sa kanyang pangalan, dalhin natin ang ating mga intensyon sa Ama. Ang ating pong itutugon, gawin mong ganap ang aming pananampalataya o Ama. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya o Ama. Ang simbahan naway mapanatili ng Santo Papa
at ng mga obispo sa pananampalataya ni San Pedro, manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang ating mga ibinotong opisyal ng gobyerno, naway igalang ang karapatan sa buhay ng mga hindi pa ipinapanganak, ng mga matatanda at ng mga may kapansanan, manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang mga pari at relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang tungkulin sa Diyos at sa sambayan ng kanilang sinumpaang paglingkuran, manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway mapalakas at magpatuloy sa kanilang pananampalataya, manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Yaong mga nauna na sa atin nalinisan ng mundong ito, naway magkamit ng kasiyahan ng bagong buhay sa presensya ng Diyos, manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay labin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas sa dutil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kahagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Magsilhod po ang lahat. Ang manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan
at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo pang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mamalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kahawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kahawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na pong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami papabayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at sa ika'y kasama ko. Ang samo ko dasal, sana'y pakinggan mo
ng mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno. Aming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay sanawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo'y kinamayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, di narangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nazareno, nilulualhati ka namin.